Sir, compatible po bang Ryzen 5 5600G sa MSI 8P20M? Anong best affordable GPU boss para sa Intel CPU? Ano ba matitipid na GPU bukod sa 1050 Ti yung walang pin? Radeon 7 16GB versus RTX 28GB next. Please subscribe nyo ako sa iba pang YouTube channel. Please follow nyo ako sa iba pang social media account ko. Lalo na sa TikTok ko yun. Oh yeah! What's up? Kumusta mga ka-reveal? John Casulo here. Ang may pinakamalakas na pwede sa buong kalawakan at yun na nga ng mga ka-reveal. Radeon 7 16GB versus RTX 2080 naman daw, sabi ni ka-reveal, ang paglabanin natin sino mas maganda sa dalawa, no? Or pagsabong. Yan ang pag-uusapan natin ng mga ka-reveal at magbabasa pa ako ng ibang asag ka-reveal question nyo pag may time pa tayo. Pero bago yun, papakita ko muna isang naglalaro sa Hebron. Like and subscribe kay Bob ng headset. Ayan, yung GTA 5 siya mga rebel. Ang pinaka-favorite niyang nilalaro. Wala nang iba. Nahantay niya yung GTA 6 eh. Tagal pa eh. Kailan? 2026. Anong month? Wala ba? Ha? Okay. Masabi si version yun, 2026. Sige. 25 sa console. Ah, mas no, mauna sa PC. Console. Ah, sa console. 2020, ano sa PC? Lalabas GTA 6. 2026 pa. Ah, 2026 pa. Tagal pa. Hindi pa yan ah. Okay, Radeon 7 pala, 16GB. Versus RTX 2080 8GB. Sino mas maganda? Ano? Radeon 7, ha? Dahil kita badangog. Radeon 7. 16GB versus RTX 2080 8GB. Ang Radeon? Ano bang Radeon yan? Yung naka-Vega? Of GPU. GPU yan, dedicated. Dedicated. Oo. Tingin ko, kasi di pa nakasubok ng mga Radeon na ano eh. Mataas, no? Oo, oh, yung Radeon na graphics card. Puro na lang ako, puro NVIDIA lang ako. NVIDIA. GTX. Lalo eh, no? GTX 1050 Ti. Sa 2080, pwede mo ako tanongin dyan. Ano na? Sa 2080 RTX. Ah, okay. Ano yung RTX 2080? Masabi mo? Mas good yung graphics card yung mas mataas sa ano. Gamit mo na yan? Oo, nagamit ko. Kailan? Smooth yung ano, sa laptop ng ano, laptop ng tita ko. Smooth. Meron ko doon Counter-Strike. Good sa good eh. Talagang good sa good. Counter-Strike lang eh. Counter-Strike din. Yung CSGO. Ah, CSGO. Baba lang yung CSGO. Pero hindi. Inay graphics ko. Ah, inay graphics ko. Magandang graphics. Walang ano. Okay. Nag-lag lang dahil sa internet. Okay. Sige, tingnan natin mahal build. Si Karibila Chukwa. Radeon 7 16GB versus RTX 28GB. Next naman po. Na pagsasabungin versus. Okay, tingnan natin sa PC itong dalawa kasi yun nga mas maganda sa dalawa. Punta tayo sa PC, let's go! Ito na, pinakaantay mo ka-reveal, Radeon 7 versus GeForce RTX 2080. Tingnan natin ha, ka-reveal ha, lamang si RTX 2080 sa aggregate performance score. Ano? RTX 2080 outperforms Radeon 7. Okay, sana makita nyo na. Nalapit natin ha. Yan. Next. Primary details. Okay. Si RTX 2080 ay nasa kaliwa. Radeon 7 nasa kanan. Place in performance ranking. Lamang si Radeon. Okay. Vega. Okay. Okay. So, release date. Parehas 5 years ago, no? Teka lang. Mas latest si Radeon kasi February 7, 2019 eh. 2018 naman si RTX. Okay, no? Ayan. Parehas 5 years ago. Cost effectiveness evaluation. Lamang si Radeon 7 dyan. Detailed specification. Ito na. Okay, so medyo mataas sa power consumption si Radeon 7. 295 watts. Aray. Si RTX 2080, 215 watts. Okay. Tapos, ayan. Tapos na. Di pa. Ah, di pa. Tapos,
Memory type DDR6. Wow! 16GB si ano, 8GB naman si RTX 2080. Malupit. Malupit yan. Connectivity. Ayan. Synthetic. Combined synthetic benchmark score. RTX 2080 ang lumalamang, no, Marvel, oh. Malamang talaga eh, oh. Ayan, oh. Puro faster, eh. Malupit. Oh, nasa lamang 2080. So, tignan natin. Pros and cons. Performance score, lamang si RTX. Okay, sa bago release date, si Radeon 7. February 7, 2019, eh. 2018 pa si 2080. 8GB, maximum RAM. Si Radeon 7, 16. Lamang si Radeon doon. Pero sa power consumption, mas tipid si RTX 2080. Okay. The GeForce RTX 2080 is our recommended choice as it beats the Radeon 7 in performance test. RTX 2080 8GB versus Radeon 7 16GB. Ang mas maganda dyan si RTX 2080. No, Karibil, sa nakita nyo naman eh, binersus natin sila. Sinabi nga, outperforms ni RTX 2080 si Radeon 7. Okay. Yun na naman, no? Mga Karibil, mas matipid sa kuryente si RTX 2080. Ako yung pinakaano ko eh. Gusto ko sa kanya. Kahit na nalamangan sa maximum RAM, 16GB kasi si ano eh. Pero, yung pinaka-result dun sa performance nila, mas mataas yung specs ni RTX 2080 Caribbean. Okay? Yan. At yun ang mga Karibil. Si Caribbean Silencer. Lods, ano ba matitipid? Na GPU bukod sa 1050 Ti, yung walang pin. Okay. So, GTX 1650, no? Kasi ito yung ano eh, yung pinaka-latest na version ni 1050 Ti, 1650, no, Caribbean. Yun. Tapos yung na-search kong iba, may ano na eh, may mga pin na. Siguro, mas mababa pa kay 1050 Ti, 1050, 1030, 750 Ti, kaso medyo mababa yung specs niya kay 1050 Ti. Pero yung ano niya, ano pala, GTX 1650 Ti, yan, wala rin pin. Okay, so yun, kasi si 1650 Super may pin na eh, no? Sa pagka-search ko, no, Karibil. Yan, yun yung mga matitipid na GPU. Bukod sa 1050 Ti, GTX 1650, GTX 1650 Ti, pero kung mas mababa, GTX 1050, GTX 750 Ti, yan yung mga matitipid na GPU, Karibil Silent. Okay, yan. Ano, mga Karibil, basahin mo. Ano? Basahin mo. Ulit. Ha? Ano? Ito, basahin mo. Ano ko ka nun? Lakas ng exit ko eh. Basahin mo. Mga Karibil, pa-wash out, nanood mula sa planet namin. Okay. Pa-wash out mo. Shout out ka pala kay... Sino to? Paano ma-pronounce yan? Jap na lang. Jap 3831. Shout out sa'yo. Yan, yeah, no? Wash from, out. From planet Namek, sana magunong mundo nyo. Pinawash out na kita, Karibil. Wash out din kita, wash out din kita. Ano nga, si Karibil Jap, mga Karibil, pa-wash out. Nanonood mula sa planet Namek. Namek? Haha, okay. Kamusta si Piccolo dyan? Okay. Eh, Karibil, eh, sige, wash out sa'yo. Ingat ka dyan sa planet Namek. Baka pumunta si Prisa dyan. Ingat ka. Pag pumunta, sabihin mo lang sa akin. Babato ka namin si Vegeta. Tawagin ko si Vegeta. Babato ka namin. Pero ako, kaya ko si Prisa kasi ako si Goku. Eh. Ang may pinakamalakas na pair sa buong kalangan. Hindi, Karibil Jap, shoutout sa'yo. Ingat ka palagi at panoorin mo lagi yung mga video natin. Ha. Mag-comment ka. Okay, lagi ka mag-comment, Karibil. Okay, Karibil Jap, ingat. Yan. Along best affordable GPU boss para sa Intel CPU. Ano bang Intel yun ang tanong? Yun ang tanong. Pero tingin mo, anong affordable GPU? Affordable GPU. Tingin mo lang.
GTX 1050 Ti. Ayun na. Oo, yun na nga yun. Oo. GTX 980. Pwede? 980? Ah, pwede. Pero nga, di ba? Okay. Malakas na rin pala ako sa rin. De, best. Pinaka-best sa'yo. Best. Pardon. 1050 ako. Ha? 1050 Ti. Ah, okay. 1050 Ti kay Ebron, mga Karabil. Ako naman. At yun na nga ng mga Karabil. Ano ba yun? Karabil Aldrin TV Vlogs. Anong best affordable GPU boss para sa Intel CPU? Okay, gaya na sabi ni Ebron, ano bang Intel CPU mo? Ano nga ba? Kasi pag nagsabi kami ng GPU, baka bottleneck. Di ba? Kasi may ano yun, compatibility ang GPU sa processor or sa CPU. Okay, pero sabi ni Ebron, GTX 1050 Ti, best affordable. Tama naman siya eh. Ito nga rin sasabihin ko eh. GTX 1050 Ti. Oh, bakit? Kasi magkano 'yan price niyan? 7,500 bili namin dati pa. Okay, tapos wala siyang no need 6 pin, 'di ba? Matipid sa kuryente. So, talagang ano, affordable siya. Hindi lang pala affordable kasi mura na 'yung price, tipid pa sa kuryente. Okay, meron pa isa yung GTX 1650. Oo, oh, kasi ano yun eh. Siya naman yung new version ng GTX 1050 Ti. Balakas halos, pa. Ha? Balakas pa. Oh, halos same sila. Pero, upgradable version. Tama ba yun? Upgradable version ng GTX 1050 Ti. Okay, so, GTX 1650, affordable na GPU, best affordable GPU, or GTX 1050 Ti. Pwede rin, GTX 1650 Ti. May low profile version na ganun, di ba? Oo. Supportable yun. Bala. Pero, Bill, depende sa processor mo, ha? Kasi hindi pwedeng, kunyari, mababa yung processor mo. Kunyari, yung Intel processor mo, Intel Core i3 first gen, ganyan. Pero, yung GTX 1050 Ti, pwede yan, Intel Core i3 third gen. Oo. Simula doon. Pataas, kaya niya na. Kasi meron kami dyan, Intel Core IP 2nd Gen, medyo bottleneck si GTX 1050 Ti. Kaya kung meron kayo Intel Core IP 3rd Gen, 4th Gen, maganyan, pataas, no? Pwede na, yung GTX 1050 Ti. Okay, so, ang best affordable GPU para sa Intel processor o Intel CPU ay GTX 1050 Ti. Eh, kaso baka wala ka na mabili, GTX 1650. Ay, yan. Oh. Karibil boy ito. Sir, pwede po magtanong. Sana masagot yung regular size na power supply. Pwede ba siya gamitin sa mini ITX na motherboard? Ayan, oh. Tamang-tama, inaaral niyo yan, oh. Mini ITX? Oh. Nakalimutan, Karibil. Karibil, sorry. Hindi, ang regular size sa mini ITX, depende ka sa wattage, eh. Regular size na power supply, pwede ba siya gamitin sa mini ITX na motherboard? Pwede naman. Ha? Pwede naman. Oo. Oh. Basta kung kakasya lang sa casing. Sa casing, oo. Oh. Oo. Yun na? Yun na sagot mo? Pwede lang. Pwede naman yan. Hindi ko rin kasi alam eh. Di kasi ako nakasubot ako mini ITX eh. Hindi, pero pinag-aralan nyo. Oh, pero di ba lang pinanggit sa amin kung ano bang power supply na gagamitin doon. Okay, pwede naman natin i-search yan eh. Oh, kung anong pwedeng, kung pwede regular, okay. Pero tingin ko pwede yan. Tingin ko pwede? Oo, tingin lang. Okay. Pero, ano ba, Bill? Yung regular size na power supply, pwede ba siya gamitin sa mini ITX na motherboard? Pero ako, tingin ko, yes, no? Ang ano na lang dyan, ang regular size na power supply, pwede siya gamitin sa mini ITX na motherboard. Kasi, ang power supply, Karibil, ano yan eh, isa lang naman yung size niyan, no? Size ba tinatanong mo, Karibil? Kasi walang maliit eh. Merong maliit. Yes. Power supply? Yes, sabi nila yes. Oh, yes. All motherboard form factors can use the same ATX power connectors. You can use an ATX, micro ATX. Teka. Yan. Ah. Yan ang Karibil. Babasahin ko sa iyo, Karibil. Ah. All motherboard form factors can use the same ATX power connectors. You can use an ATX, micro ATX, mini ITX,
Flex ATX or DTX motherboard or any other standard motherboard from form factor with any size of power supply. Anong big sabihin na? So pwede. Yun lang? Oh, mini ITX yung gamit niya pero regular size yung power supply na ginamit. Hindi kasi yung tinatanong kasi ni Karibil, regular size na power supply. Pwede. Ang mga power supply kasi isa lang naman size yan. Isa lang naman size niya. Isa lang lang. Yung merong maliit na power supply, ano yung bihira? Bihira Karibil. Ngayon ang tanong kasi dyan, kung kakasya sa casing mo na mini ITX. Pwede yan eh, yung regular size eh. Tsaka kasi ang compatibility ng power supply sa wattage. Di ba? Sa wattage, ilan ba, ano ba specs kasi ng mini ITX na motherboard? Ah, hindi, I mean yung buong specs mo. Oh, yun. Ano bang, ano yan? Ano ba, Intel Core i9 baka, 500,000K ba yan? Baka nga kasi mataas specs mo. Ang ano mo dyan, Karibil, yung watts? Oo, oh, wattage talaga. Oo. Gamitin mo, 2-rated na power supply. Ngayon, pag hindi nagkasya sa casing mo, di palta mo na lang casing mo. Kakasya naman yung mini ITX sa ano, regular na casing, di ba? Ay, ba ng micro ITX? Ayan, o. Micro ITX. Isa lang yan. Oo, isa lang yan. Kailangan, yan. At yun ang ano mga Bills Carville at last. Sir, compatible po ba ang Ryzen 5 5700G sa MSI 8320M Pro VH ko? Okay, Carville. Hindi. Ha? Hindi, joke lang. Carville, may gagawin, no? Na dyan sa 8320M MSI mo para mabasa niya yung Ryzen 5 5700G. Kasi yung AMD Ryzen, no, Marvin, isa lang sakit niya, eh. Ay, dalawa pala. Isang AM4, tsaka bago nila AM5. Ngayon, pag AM4, no, Marvin, di ba, 8320, A520, B450, B550, lahat yan, AM4, di ba? Ano lahat, compatible yung mga Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7. Pero Karibil, gaya sa iyo, Ryzen 5 5700G medyo mataas na eh, no? Pagka mataas na yung processor, no Karibil. Niya yung Ryzen 5 5700G. Tapos medyo mababa motherboard, 8020. Ano naman eh, pare sa akin AM4. Pagka medyo mababa yung motherboard para mabasa niya yung Ryzen 5 5700G or maging pwede, i-BIOS update. Right? Yung 8020 i-BIOS update 'yan. Pagka na-BIOS update na, mababasa na yung Ryzen 5 5700G sa 8320 mo Pro MSI na motherboard mo. Okay? Kaya, ang sagot dyan, kung pwede, yung Ryzen 5 5700G sa MSI 8320M mo na motherboard, pwede ka rin. Pero, ang may gagawin, iba-BIOS update yung 8020, yun ang gagawin. Kasi sa mga medyo mababa na motherboard, yun ang ano yan, yun ang paraan para mabasa yung mga processor na medyo mataas ka. Okay, so kaya yan or pwede yung Ryzen 5 5700G sa MSI 8020 basta i-BIOS update yung motherboard na 8020 Carbil para mabasa yung Ryzen 5 5700G Carbil. Okay, yan. At ino muna aking sasagutin ng mga Carbil. Radeon 7 versus RTX 2080 HGB. Mas maganda si RTX 2080 dyan, no? Carbil. Yes. Tapos ano nga, best affordable GPU para si Intel CPU. Okay, hindi na sabi ni Carbil kung anong CPU niya, no? Processor niya kasi mahirap magsabi ng GPU. Pero yung best affordable para sa amin, ni Ebron, sabi niya, GTX 1050 Ti, tama yun. Okay, kasi walang ano yan eh, pin, okay? Pero may meron pa, GTX 1650, okay? Pero depende sa ano eh, sa processor mo, no, Carbil? Kasi baka, yun nga, medyo mababa yung processor mo, or baka naman mataas, di ba? Kasi kailangan sakto lang eh. Kung sakto ang processor mo, 1650 Ti ka na agad. Oo, kung sakto, 1650 Ti. Pero kung medyo mataas pa yung processor mo, baka Core i9 yan. Hindi. At saka yung affordable, ano bang ano sa iyo? Ano bang price? Kasi kanya-kanya tayong ano eh,
price range ng affordable, kasi eh, no? Yung affordable lang sa amin, yung GT650 lang. Baka affordable sa'yo, RTX, ano eh, 4090. Baka yun, affordable sa'yo, RTX 4090. Kanya-kanya kasing ano yun eh, affordable eh. De, pero ang best affordable talaga kami, Bill, GTX 1050 Ti, GTX 1650. Pero depende sa Intel CPU mo, no, Carbill. Pagka napanood mo to, i-comment mo nalang kung ano yung processor mo, no, Carbill. Kasi hindi pwedeng mababa eh. Tapos hindi rin pwedeng mataas kasi magbabottleneck or hindi magiging compatible sa GTX 1050 Ti, GTX 1650, Carbill. Tapos, at compatible ba yung Ryzen 5 5600G sa MSI AP20? Okay, magiging compatible siya pagka BIOS update, or ibig sabihin, kailangan i-update yung BIOS ng motherboard na MSI AP20 para maging compatible sa Ryzen 5 5600G, Marvel. Okay, simo na aking sasagutin ng Marvel. Hanggang dito lang, maraming salamat sa panonood. Please, like, comment, please share, please subscribe, click na bell button, kameme. Ray Gun, para updated kayo pag may bago upload time video ng sa mga Marvel. God blessing at boss, let's bye, OG. Bow ng headset!